Ang kwento ay nagsimulang ipakita ang misyon para sa pag-aresto sa isang grupo ng mga illegal na immigrants na tumatawid sa hangganan sa pagitan ng Amerika at Mexico. Sa kasong ito, ang CIA ay nagtatrabaho sa mga espesyal na puwersa para sa lugar ng hangganan. Ngunit nang magtipo ng mga immigrants, isang lalaki ang tumakbo palayo patungo sa bangin. Nang nasa gilid na siya ng bangin, binuksan niya ang kanyang bag na naglalaman ng bomba. Ang lalaki pagkatapos ay nagdasal ng ilang sandali at pagkatapos ay pinasabog ang bomba. Dahil dito, namatay ang Arabo kasama ang apat na security officer. Kaya naman, agad na nagpadala ang gobyerno ng Amerika ng Special Forces para imbestigahan ang insidenteng ito. Sa kabilang banda, isang grupo ng mga kainahinalang tao ang pumasok sa isang grocery store sa Kansas City. Pagkatapos, biglang sumabog ang ilang bomba sa grocery store. Katulad ng taong namatay sa gilid ng bangin, nagdasal din ang mga bumbero bago pinasabog ang sarili at ang mga tao sa kanilang paligid. Dahil patuloy na nangyayari ang nakakatakot na trahedya, sa wakas ay nagsagawa ng talumpati si James Riley, ang kalihim ng depensa ng Estados Unidos. Binyantaan niya ang mga terorista at nangakong mahuhuli sila sa lalong madaling panahon. Samantala, naroon ang pinakamabagsik na ahente ng CIA, si Matt Graver. Sa pagkakataong ito, siya at ang kanyang mga puwersa ay nasa isang misyon sa gulpo ng Somalia. Ang kanilang misyon ay tapusin ng isang grupong kriminal na nagtatago sa isang malayong lugar. Kinabukasan, tinanong ni Matt ang pinuno ng kriminal na nagngangalang Basir. Noong una, ayaw aminin ni Basir na may kinalaman siya sa mga Yemeni na nagpasabog ng bomba sa Kansas. Gayunpaman, alam ni Matt na si Basir ang taong nagbigay daan sa mga terorista upang makapasok sa Mexico. Pagkatapos, tinanong ni Matt si Basir kung sino ang nagbayad sa kanya para dito. Sa kasamaang palad, ang lalaking ito ay ayaw magbunyag ng anuman. Dahil doon, kinailangan ni Matt na tapusin ang kapatid ni Basir. Maya-maya, nakakuha ng impormasyon si Matt mula kay Basir. Ayon sa lalaking Somali, may kinalaman ang mga teroristang ito kay Carlos Reyes. Sa sandaling iyon, siya ang pinakamakapangyarihang cartel mafia sa Mexico. Sa ibang lugar, ipinakilala kami sa isang hindi matatag na binatilyo na nagngangalang Miguel. Nakatira siya sa lugar ng hangganan at madalas siyang hindi pumasok sa paaralan. Araw-araw siyang tumatambay sa kanyang pinsan na si Hector. Ngunit isang araw, naimbitahan si Miguel sa isang cartel kung saan nagtatrabaho si Hector. Binibigyan pa siya ng pera kaya gusto niyang sumali sa organisasyon. Lumipat ang eksena na nagpapakita kay Matt Graver na nasa Estados Unidos na. Walang pag-aaksayan ng oras, dumiretso siya kay James. Noong panahong iyon, kasama niya ang isa sa mga kawaninang ministro, na si Cynthia Fords. Pagkapasok ni Matt sa kwarto ay agad na sinimulan ni James ang meeting. Ayon sa kanya, ang mga cartel ng droga ng Mexico ang tunay na terorista. Ginagamit nila ang ibang terorista para magdulot ng kaguluhan sa Amerika. Ginagawa ito para maging maayos ang smuggling. Para masolusyunan ang problemang ito, may nakatutuwang plano si Matt. Dadalhin niya ang dalawang pinakamalaking cartel sa Mexico sa labanan. Ang dalawang cartel na iyon ay ang Matamoros at ang cartel na pinamumunuan ni Carlos Reyes. Upang maisakatuparan ang planong ito, kinailangan nilang kidnapin ang bunsong anak ni Carlos, si Isabel. Nang marinig iyon, natigilan ang lahat dahil masyadong delikado ang operasyong ito. Pero sa kabilang banda, wala silang choice, kaya inutusan ni James si Matt na gawin ang kanyang plano, pero may isang kondisyon. Hiniling ni James kay Matt na huwag gumamit ng mga espesyal na puwersa ng Amerika, at nangangahulugan ito na kailangan ni Matt na mag-recruit ng isang mersenaryong hukbo upang maisakatuparan ang misyon na ito. Sa gabi, nakipagkita si Matt sa ikatlong partido na nagngangalang Troy upang umarkila ng mga mersenaryo at kanilang mga armas. Handa din siyang magbayad ng mahal dahil lahat ng gastos ay sasagutin ng ministro. Pagkatapos nito, agad na lumipad si Matt sa Bogota upang makipagkita sa kanyang matalik na kaibigan, si Alejandro, ang pinakamasamang hitman sa Latin America. Sinabi agad ni Matt na this time, ang target niya ay si Carlos Reyes. Ang dahilan kung bakit siya hiniling ni Matt na sumali ay dahil si Carlos ay sangkot din sa massacre sa pamilya ni Alejandro. Kung mamatay si Carlos Reyes, ang kanyang paghihiganti ay matutupad. Upang simulan ang salungatan na ito, nagpa siya si Alejandro na tapusin ang abogado mula sa cartel ng Matamoros.
Bago patayin ang abogado, inutusan siya ni Alejandro na isuot ang kanyang salamin para makita niya ng malinaw ang mukha ni Alejandro. Matapos suotin ng abogado ang kanyang salamin, binaril siya ni Alejandro ng walang awa. Dahil sa sadistang pagpatay na ito, mabilis na kumalat ang balita. Habang nakatuon ang mga tao sa balita, ipagpapatuloy ni Matt at ng kanyang team ang kanilang misyon na kidnapin si Isabel. Sa kabilang banda, nasa kanyang paaralan pa rin si Isabel. At tulad ng kanyang ama, siya ay nagiging isang walang awa na babae. Halos araw-araw ay nakikipag-away siya sa kanyang mga kaklase. Kung tutuusin, sobrang stressed at pagod ang guro nang gumawa ng gulo si Isabel. Ngunit gaano man kabigat ang problema, hindi maglalakas loob ang paaralan na paalisin si Isabel. Kahit duguan ng biktima ay ligtas pa rin ito dahil sa kanyang ama. Nang tumunog ang school bell ay agad na sinundo si Isabel ng kanyang mga bodyguard. Gayunpaman, hindi nila namaalayan na pinuntirya sila ni Matt Graver at ng kanyang koponan. Una, pinatay ni Matt ang lahat ng signal sa lugar. Pagkatapos, hinarang ni Matt ang sasakyan ni Isabel. Sumunod na sumugod si Matt at ang iba pa para kidnapin si Isabel. Pinasakay nila ang babae sa kotse, saka tinakpan ang ulo nito. Samantala, sinulsalan naman ni Alejandro ang isa sa mga bodyguard ni Isabel. Nagkunwari siyang miyembro ng cartel ng Matamoros, kaya nagsumbong ang gwardya kay Carlos Reyes. Patuloy na binabantayan ni Matt ang bahay ni Carlos. Malapit sa lugar na iyon, nagkaroon ng insidente ng pamamaril na trabaho umano ng kanyang mga tauhan. Inutusan ni Matt ang topper team na i-trace ang posisyon ni Carlos. Habang abala si Matt sa communications room, dinala ni Alejandro si Isabel sa isang safe house. Ngunit dahil hindi pa rin nakikita ni Isabel ang kanyang mukha, inutusan ni Alejandro ang kanyang mga tauhan na ikulong ang dalaga sa isang silid. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Alejandro ang kanyang misyon na nagpapanggap na isang Amerikanong pulis. Nakipagtulungan siya ng malapit sa lokal na puwersa ng pulisya upang gawin ang misyon. Sa ganoong paraan, may isip ni Isabel na siya ay kinidnap ng Matamoros cartel. Hindi lang iyon, nagsasagawa rin si Alejandro ng mga pamamaraan tulad ng mga pulis sa pangkalahatan. Dinala niya si Isabel sa isang ligtas na lugar saka siya tinanong. Patuloy itong gagawin ni Alejandro hanggang sa ibigay sa kanya ni Matt ang mga susunod na tagubilin. Bago ituloy ang misyon, humingi ng tulong si Matt at Alejandro sa dati nilang kaibigan na si Rafael. Dito, plano ni Matt na ilipat si Isabel sa malapit sa base ng Matamoros cartel. Nais niyang tiyakin na nangyari ang digmaan sa pagitan ng dalawang pinakamalaking cartel. Nang marinig iyon, handang tumulong si Rafael sa kanila. Pagkatapos ng meeting, aalis na sana si Matt pero muntik nang mabanggin ang sasakyan niya si Miguel sa parking lot. Sa pagkakataong iyon, nakipagtitigan si Miguel kay Alejandro. Pagkatapos, napagtanto ni Miguel na ang sasakyan ay pagmamay-ari ng American Police. Kinagabihan, pumunta si Miguel sa Mexico kasama si Hector. Doon, nakilala niya ang isang matataas na Matamoros, si Galio. Inimbitahan ni Hector si Miguel doon para opisyal na maging miyembro ng cartel si Miguel. Sa ibang lugar, malapit nang ilipat si Isabel sa lugar ng Matamoros. Binigyan siya ni Alejandro ng bulletproof vest para hindi masugatan ang babaeng ito. Kapag handa na ang lahat, isinagawa ang proseso ng paglipat. Sa daan, tila kontrolado ang sitwasyon ayon sa kanilang plano. Walang ibang mga gangster ang humaharang sa kanila, salamat sa tulong ni Rafael, na sumang-ayon sa Mexican Police. Gayunpaman, mukhang naghihinali si Isabel kay Matt. Bukod dito, hindi sila tumitigil sa hangganan at dumadaan sa mga maruruming kalsada. Pagkalipas ng ilang sandali, ang pangkat ni Matt at Alejandro ay inatake ng Federal Police. Binayaran daw sila ni Carlos Reyes. Sa gusto o hindi, kinailangan ni Matt at Alejandro na lumabas ng sasakyan para makipaglaban. Samantala, sinamantala ni Isabel ang sandaling ito para makatakas. Sa huli, nagawa ng team ni Matt na palibutan ang mga kalaban. Lahat pala sila ay mga tauhan ni Carlos na sadyang ng hijack ng sasakyan ng pulis. Kaya naman, hindi na nagdalawang isip si Matt na tapusin sila. Pagkatapos noon, nagpa siya si Alejandro na hanapin si Isabel na tumakas. Iuulat ito ni Matt at ng kanyang mga tauhan sa punong tanggapan. Pero bago iyon, binigyan ni Matt ng tracking chip si Alejandro para matulungan niya si Alejandro kapag kailangan. Nang hinahanap na ni Alejandro si Isabel, hinarang muli si Matt ng Mexican police car, at dahil sa sawa na ito kaya hindi na siya nagdalawang isip na barilin sila.
at sa wakas, nakabalik si Matt at ang kanyang team sa United States. Sa kabilang banda, humingi ng tulong si Isabel sa isang taong tumatawid sa tahimik na kalsada, ngunit ang nagmamaneho pala ng sasakyan ay tauhan ng kanyang ama. Pero ayaw pa rin umuwi ni Isabel kahit pinipilit siya nito. At agad na napatumba ni Alejandro ang lalaki. Pagkatapos, kinuha ni Alejandro ang sasakyan at dinala si Isabel sa isang ligtas na lugar. Sa puntong ito, alam na ni Isabel na si Alejandro ang kumidnap sa kanya. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa isang military base kung saan nagtatalo si Matt at Cynthia. Nagalit si Matt dahil biglang kinansela ng ministro ang kanilang operasyon. Nangyari ang lahat ng ito dahil pinatay ng team ni Matt ang isang Mexican na pulis at ito ay naiulat sa buong bansa, kaya walang ibang pagpipilian ang gobyerno kundi kanselahin ang misyon. Dahil ayaw nilang makansel ang misyon, nasa Mexico pa rin si Alejandro kasama si Isabel. At dahil sa mainit na panahon, nagpa siya silang humingi ng tulong sa mga residente. Ilang sandali pa, nakilala nila si Angel, isang bingi na talagang mabait. Mabuti na lang at marunong makipag-usap si Alejandro sa sign language kaya naisip ni Angel na mabuting tao si Alejandro. Kasabay nito, nagsagawa ng emergency meeting ang ministro kasama sina Matt, Cynthia, at Steve Forcing, ang assistant ni Matt. Sa pagkakataong ito, kailangan nilang hulihin kaagad si Isabel dahil saksi ang dalaga sa insidente ng pamamaril kanina. Ngunit ang misyong ito ay hindi pangungunahan ni Matt. Ang ministro ng depensa sa halip ay nagbigay ng buong kontrol kay Cynthia, pagkatapos ay agad niyang inutusan si Matt at ang kanyang koponan na hanapin si Isabel kapag na-activate ang tracking device. Pero parang nagdududa si Matt, ayaw niyang guluhin ang revenge mission ni Alejandro. Kung papatayin niya si Isabel, hinding-hindi makukumpleto ng matalik niyang kaibigan ang kanyang paghihiganti. Sa ibang lugar, kumakain si Isabel ng pagkain niluto ni Angel at ng kanyang asawa. Samantala, si Alejandro ay biglang nakipag-ugnayan kay Matt na sinasabi sa kanya na patayin si Isabel. Gayunpaman, tumanggi si Alejandro dahil gusto pa niyang patayin si Carlos Reyes. Sa kabilang panig, lihim na muling ipinuslit ng cartel ng Matamoros ang mga illegal na immigrants. Ngunit sa pagkakataong ito, ipinadala nila si Miguel bilang gabay. At ito ang kanyang unang trabaho matapos maging miyembro ng cartel. Matapos tumawid sa mga palumpong at ilog, sa wakas ay dumating na ang mga illegal na immigrants sa kanilang destinasyon. Mula sa puntong ito, dadalhin sila ng isang truck ng kargamento. Kasabay nito, naghahanda si Alejandro ng mga sandata para tumawid sa hangganan. Iyon lang ang paraan para makita niya si Carlos Reyes. Habang abala si Alejandro sa kanyang sarili, biglang sinabi ni Isabel na alam niya ang tunay na pagkatao nito, alam din niyang ang kanyang ama ang gumawa ng massacre sa pamilya ni Alejandro. Ngunit hindi niya ipinagtanggol ang kanyang ama. Sa huli, gustong tulungan ni Isabel si Alejandro. Para magawa iyon, kailangan niyang magbalat kayo sa pamamagitan ng pagputol sa kanyang buhok at palitan ang kanyang pangalan ng Karina. Kaya, nang hindi na nagaksaya ng panahon, umalis sina Alejandro at Isabel sa hangganan. Bukod dyan, ina-activate din ni Alejandro ang tracking chip na inilagay niya sa sapatos ni Isabel. Ginawa niya ito dahil sigurado siyang tutulungan siya ni Matt. Hindi nagtagal, dumating sa wakas sina Alejandro at Isabel sa pwesto ng illegal na immigrants. Ang post na ito ay pinagkadalubhasaan ng cartel ng Matamoros. Sa ibang lugar, naghahanda si Matt at ang kanyang team na pumunta sa lugar ni Alejandro. Gagamit sila ng helicopter para hindi sila ma-detect ng Mexican police. Ilang saglit pa ay nilapitan si Alejandro ni Hector na humingi ng bayad. Pagkatapos, nag-abot si Alejandro ng $1,000. Sa una, ang plano ni Alejandro ay gumagana ayon sa plano nito. Ngunit nabigo ang lahat dahil hindi sinasadyang nakita ni Miguel ang mukha ni Alejandro at natarante siya dahil nakita na niya si Alejandro noon. Agad siyang nagsumbong kay Hector na si Alejandro ay isang pulis. Kaya naman nagkunwari si Hector na dadalhin si Alejandro sa hangganan, ngunit pagdating nila sa isang tahimik na lugar ay agad na tinutukan ng baril ni Hector at ng kanyang mga kaibigan si Alejandro. Pagkatapos nito, hinanap nila si Alejandro at kinumpiska ang lahat ng kanyang armas. Inihatid din nila si Isabel sa bus, habang si Alejandro ay sinubukang manatiling kalmado at piniling makipag-ayos kay Galio. Si Alejandro daw ay tauhan ni Carlos Reyes na gustong iuwi si Isabel. Kung hindi siya magtagumpay, tiyak na sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga kartel at maaaring masira ang Matamoros.
Gayunpaman, hindi naniniwala si Gallo sa mga salita ni Alejandro, kaya nagpa siya siyang bugbugin ito. Pagkatapos, dinala sina Alejandro at Isabel sa isang liblib na lugar. Kasabay nito, masyadong malayo ang lokasyon ni Matt at ng team. Long story short, inutusan ni Gallo ang kanyang tauhan na si Jose na barilin si Alejandro. Ngunit hindi siya nangahas na pumatay ng sinuman, at dahil doon, binaril ni Gallo si Jose hanggang sa mamatay. Pagkatapos noon, ibinigay ni Gallo ang baril kay Miguel. Tinanggap naman ito ng bata at agad na binaril si Alejandro. Matapos makumpirmang patay na, iniwan ni Gallo at ng kanyang mga tauhan si Alejandro sa gitna ng disyerto. Samantala, pinapanood ni Matt ang pagpatay sa pamamagitan ng tracking camera. Hindi niya napigilan ang lungkot. Si Matt, na galit, ay inutusan sa wakas ang kanyang koponan na tapusin si Gallo at ang lahat ng kanyang mga tauhan. Habang papunta si Miguel sa cartel headquarters ay pinili niyang bumalik. Nakonsensya siya dahil nakapatay siya ng tao. Ngunit ang nakakapagtaka, biglang gumalaw ang katawan ni Alejandro. Hindi pa pala patay ang hitman na ito, dahil sa pisngi ang binaril ni Miguel, hindi sa ulo. Pagkalipas ng ilang sandali, nagtagumpay ang helicopter na habulin ang grupo ni Gallo, at nang hindi nagaksaya ng anumang oras, agad silang sinalakay ni Matt at ng kanyang koponan ng walang awa. Imoy. Matapos silang katayin ng malupit, nagpa siya si Matt na huwag patayin si Isabel dahil dadalhin niya ito sa proteksyon ng saksi, kahit na hindi ito ayon sa utos ni Cynthia. Nang umiinit na ang araw, tuluyang nakawala si Alejandro sa kanyang pagkakatali. Kahit maraming dugo ang nawala sa kanya, malakas pa rin ang paglalakad ni Alejandro. Ninakaw niya ang sasakyan ni Gallo at saka itinapon ang bangkay dito. Nang nasa daan na siya, bigla siyang inatake ng mga miyembro ng Matamoros cartel. Mabilis na binato ni Alejandro ng granada ang kanilang sasakyan. Makalipas ang isang taon, nakita si Miguel na nagtatrabaho sa isang food stall. Sa pagkakataong iyon, pumasok siya sa kusina, ngunit biglang nakatayo doon si Alejandro. Dito, alam na ni Alejandro na gusto ni Miguel na maging hitman na tulad niya. Kaya naman, tuturuan niya si Miguel. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula, mga idolo, salamat sa inyong panonood.